Ladies and gentlemen, we have just landed at the Taguig Taipei International Airport. After nga namin dun, wala na kaming kabag eh. Well, so, na-amaze lang ako kasi hindi ko kasi siya nakita. You guys have planned to go to Taiwan, you must watch this video. Pass the immigration! Yay! Good day mga kabrum-brum! This is Yonaline and welcome to my channel again. So habang tayo po'y nag-aantay ng pasahero, charot! I-share ko lang po sa inyo yung experience and travel kami out of the country. So if you guys have planned to go to Taiwan, you must watch this video. Ang mga airlines naman na ano eh, na nagpo-promo. The earlier the better talaga pag mag-book tayo ng ticket kasi hindi siya kamahalan. And before pa pala niyan, nag-avail kami ng package. Hindi tour package siya, yung ano lang, yung mga wifi, yung mga 3-day pass nila, doon kami nag-avail sa clock. Pagdating namin ng airport, kinuha namin yung clock package namin, kasama na doon yung Taiwan High Speed Rail Pass for 3 days, tsaka yung card. 10 AM kami dumating. So, diretso kami ng hotel. Ang hotel namin is 9 Hotel. Maganda siyang hotel, guys. Located siya sa Datong District. From Tayunan, International Airport, nag-MRT kami. Kasi kung magko-commute naman kayo sa Taiwan, di naman kayo mawawala. Kasi nga, naka-color coding po yung train station nila. Kung saan kayo pupuntang lugar, i-check nyo lang dun sa map. Sa every station po, merong ganun eh. So, hindi po kayo mawawala. I-check nyo lang kung saan kayong lugar pupunta, tsaka kung anong color line na dapat kayong sumakay. So, sa Dekitao Station, dun po yung 9 Hotel malapit. Nasa ano lang siya, 200 meters lang po yung nilakad namin, dun na yung hotel. Tapos, since 2 PM pa yung check-in nila, nag-alis muna kami, gumala muna kami, tinour muna namin yung mga kalapit na tourist spots. Before kasi kami pumunta ng Taiwan, nag-search din kami ng mga tourist spots nila before kami nag-travel. So, na-amaze lang ako kasi hindi ko kasi siya nakita. Isa sa mga tourist destination din na spot. Madaming mode of transportation dito sa atin. So, sa kanila meron din, pero na-amaze ako. Siguro yun kasi yung line of business na meron ako. Kaya siguro parang wow. Napaganon talaga ako sa mga motorcycle ha. Kasi merong tricycle model, merong hooper, big bike, mga ganon, enduro. Dun wala kang makikita. Ang makikita mo lang is scooter. During peak hours. Kasi ano yung intersection yung area na yun eh. Red yung traffic lights, mag-ihinto yung mga ano, yung mga sasakyan, di ba? Tapos pag once na green lights na siya, tapos sabay-sabay silang ano, sabay-sabay silang aalis. Wow, na-amaze talaga ako. Uniform talaga sila. Siguro scooter din yung ginamit nila kasi walang di masyadong maingay, walang usok. So, yun. Doon yun siya makikita mismo sa tapat ng hotel namin, which is sa Datong District. After namin doon, pumunta kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ano naman yun siya? Temple. So, yun. Ma-amaze ka din sa mga structure nila. Hindi nga lang namin talaga nalibot kasi nung time na pumunta kami, sobrang init. Ang Chiang Kai-shek ay nasa Domain Station. Red line yun siya. After ng Chiang Kai-shek, pumunta kami ng yung Taipei 101. Yun. Meron kasi siyang bayad pag umakyat ka. Pero sa amin kasi, hindi na kami pumila kasi included na siya doon sa clock package. So, diretso na kami. Pinakita lang namin yung card. Then, diretso na kami. So, ang nakaka-amaze lang din is 101 siya, no? Stories. Pero, yung pag-akyat namin, pagpasok mo sa elevator nila, i-off nila yung lights. Tapos, merong mga stars doon sa elevator. Tapos, seconds lang din. Actually, hindi nga umabot ng minutes yun. Doon na kami sa 101 eh. Sa pinaka-top ng building. So, yun. Tanaw na tanaw mo yung buong Taipei City. At
Tsaka mayroon silang picture-picture if you want na mayroon kayong souvenir, pero bibiliin mo yun. Parang photo booth, ganun. So, yun. After namin ng Taipei 101, bumalik na kami ng hotel. Pahinga ng kaunti. Then, pumunta kami ng Shilin Night Market. Ang Shilin Night Market, yun yung isa sa pinakasikat na night market sa Taiwan. Doon kami kumain sa tabi-tabi lang. Ang sarap ng chicken barbecue nila. First time kong makatikim ng milk tea na made sa Ampalaya. Masarap! Masarap siya. Medyo mapait-pait nga lang ng kaunti, pero masarap. So, yun yung day 1 namin sa Taiwan. Umuwi na kami sa hotel, mga 12 a.m. na eh. Day 2, pumunta kami ng Maukong or Gundula Station. Ang sikat naman dyan is yung cable car. Dalawang klase pala yung cable car nila. Yung crystal cabin tsaka yung regular lang na cabin. Yung sa crystal cabin, yung bottom niya is glass. Tapos yung isa steel. So if you have fear sa heights, conquer your fears. Kasi maganda talaga nung sumakay kami. Nakakatakot siya, pero tanaw mo kasi yung Taipei, tapos aside sa gilid, sa baba, makikita mo pa kung ano yung meron sa baba. So nakakatakot, pero maganda, crystal cabin siya. So from Gundula Station to Maukong Station, so nasa ano siya, nasa 30 minutes yung ride yung sa cable car. So pagdating nyo doon, pumunta kami ng Tea Village, Maukong Tea Village. Alam naman natin guys na yung Taiwan is the land of milk tea. So, halos lahat ng kanto merong milk tea, merong tsaa. So, doon sa Tea Village, naglakad kami from Maukong Station, lang mga 1 kilometers uphill. So, akala nga namin na wala na kami, pero doon pala sa pinakadulo siya. So, if you guys a tea lover, so, punta po kayo doon kasi meron silang free tea. Kahit ilang beses ka pa mag-refill, meron silang black tea, meron silang green tea. So, naka tea bag kung mahilig kayo sa tsaa. So, after nga namin doon, wala na kaming kabag eh. Sa area na yun, dun, may mga kainan din doon. Doon kami nag-lunch. Tapos, meron din silang ice cream. Siyempre, as usual, ang flavor niya is tea. So, yun yung ginawa namin doon sa Tea Village. Nag-inom ng tsaa, tsaka bumili ng tsaa. Sa kanila daw talaga is yung pinaka-cheaper na tindahan ng tsaa. Kasi pag bibili ka sa city, sa Taipei City, doble na yung price. So, after namin sa Maukong Station, bumalik na kami ng Taipei. Kasi pumunta kami ng Sky Lantern doon sa Pingxi District naman yung Sky Lantern. Sumakay kami ng bus. So doon sa kanila, kasi sa clock package kasi namin, yung 3-digit numbers lang yung sasakyan namin na bus. Wala na kaming babayaran, itatap lang namin yung card. So syempre, syunga-syunga kami. Hindi ka, pagsakay namin ng bus, hindi kami nag-tap. Yun pala, kailangan mong itap yung card na yun. From Taipei to Pingxi District, sa 1 hour yung biyahe namin. So, nag-sky lantern kami dun, guys. Although masama yung panahon, pero nakapalipad kami. Sa sky lantern nila, ang sky lantern nila nasa 200 New Taiwan Dollars. Susulat mo dun kung ano yung mga hinanakit mo dun sa lantern. Kasi may color coding siya eh. Yung pula is love. Yung orange is health ata yun, if I'm not mistaken. Sa daanan ng train, doon kami nagpalipad. Sa day 3 naman, syempre nag-breakfast kami sa gilid-gilid. Kahit gilid-gilid yung pagkain, masarap. Yun nga lang, walang rice talaga. Paiyak-iyak na ako kasi gusto ko na talagang kumain ng kanin.